Hello mga person! Nandito na naman si Mommy Nika nyo. So for today's video, for today's ganap, matutupad na nga ang kahilingan ko. At itong kahilingan na to ay kahapon pa nga rin ang mga videos na ito. At ayan niya mga person, nagigisa na nga ang Daddy Gerson nyo. Bago nga po pala siya nagisa ay pinirito niya muna sa sariling mantika itong mga karne ng baboy na ginayat-gayat into cubes. At matapos niyang magisa ay naglagay lang siya ng kaunting tubig at saka naman tinakpan niya nga ito at inantay ngang kumulo. At nang kumulo na nga itong niluluto niya ay naglagay na nga agad siya ng pork cubes para daw mas malasa yung magiging sabaw nito. Maya-maya lang ay naglagay na nga rin siya ng magic sarap. So anyway mga person, kung si Mami Nika nga ang nagluluto ay hindi talaga ako naglalagay ng magic sarap. Hindi ko nga magbawalan to ang Daddy Gerson niyo dahil gustong-gusto niya nga naglalagay ng magic sarap. Pero anyway, masarap nga naman talaga ang niluluto pag may halong magic sarap. At maya-maya lang ay nilagay niya na itong pinaka main ingredients ng ating recipe for today's video, ang dugo ng baboy. Ayan. Marahan nga lang po at pakunti-kunti lang isinalin yung dugo ng baboy dito sa iniluluto ng Daddy Gerson nyo upang maiwasan po ang pamumuo ng dugo at habang isinasalin nito ay patuloy lang po sa paghahalo. At maya-maya lang ay nilagyan niya na nga rin ng suka at patis, pampalasa again, at tanggal lansa. Anyway mga person, yung dugo nga po pala bago namin yan isinalin dyan ay nung hilaw pa nga ay hinalo na namin siya habang nasa lagayan pa. Nilagyan na namin siya ng suka para daw po hindi malansa. At pagka naluto nga ay naglagay pa ulit kami ng suka. At ayun na nga mga person, nilagay na rin namin dyan yung sealing green na mahaba. Ayan, ang sarap nga mga person, ilang araw na nga ako nagkikrave dito. Kung kayo nga ay aking Facebook friend, ay makikita nyo nga naghahanap talaga ako ng dinuguan nung nakaraan pa. Ayaw nga ng Daddy Gerson yun na kumain ako ng dinuguan dahil lang sabi nga nila kapag dinuguan daw ang pinaglilihan ay magiging maitim ang baby. Eh ano nga bang choice ko? Eh dito ako naglilihi. Pero hindi naman siguro porkit naglihi ka dito ay maitim na agad ang magiging baby mo. Anyway, kung maitim man siya o maputi o kayumanggi ay tanggap ko. Dahil ang mahalaga ay maging healthy siya at maging maayos ang paglaki niya. So anyway mga person, mabilis nga lang nakaluto ang Daddy Gerson nyo. Tinakpan niya nga lang ulit yan at inantay niya lang kumulo na kumulo hanggang sa maluto na nga. At maya maya ay hinahalo niya talaga para hindi mamuo yung mga dugo. Grabe mga person, sobrang saya ko dahil matutupad na nga ang kahilingan ko at makakain na ulit ako ng dinuguan. Pork dinuguan, ang sarap, grabe. Tamang-tama ang pagkakatimpla ng Daddy Gerson nyo. This is our very first time na magluto ng dinuguan. Madalas nga ay batchay lang naman ang niluluto namin at konti lang naman pala ang kaibahan nito sa pagluluto ng batchoy. At ayon nga sa aming panaliliksik at pagtatanong-tanong ay natuto nga kaming magluto ng dinuguan. At ayan na ang tumutupad sa kahilingan ko. Kumakain na nga ako mga person. Tara, kain tayo! Napabilis nga ng oras at maya-maya lang ay merienda time na naman. At ayan, sinamahan nga pala ako ng aking mga Junakis na si Ate Chelsea at si Ate Angel na magmerienda dito sa food corner. Dito lang malapit sa amin sa R&D Food Corner. First day of work nga kasi ng aming kumare na si Kumaring Princess dito sa R&D Food Corner. Kaya naman sinubukan naming magmerienda dito sa araw na ito. At eto nga pala yung anak niyang si Sedi, ang aking inaanak. Malapit lang yan dito sa amin, kaya naman mabilis lang kaming nakapunta dito. Kaya nga maganda rin talaga itong napagtrabaho ng aming Mars Princess dahil malapit nga lang dito sa aming mga bahay-bahay. At ayan na nga po ang R&D Food Corner. Shoutout sa'yo! Bili na po kayo dito at dito na kayo magmerienda dahil kumpleto na nga sila. Meron silang pizza, burger, fries, fishball, kikiyam, milk tea, milkshake at iba-iba pang drinks. O diba, perfect na perfect ang tambayan nyo dito ha? Habang nagmi-merienda. Kaya paano pang iniintay nyo mga kakasa Isabel? Dito na kayo magmerienda sa R&D Food Corner. Kung saan ang mag-a-assist sa inyo at ang magbebenta sa inyo ay aking kumaring princess. Nahiya pa nga po siyang magpa-video dyan dahil hagardo na nga daw siya sa mga oras na yan.
At ayan mga person, nakaubos na ng Ate Chelsea nyo ng kanyang milk tea at umorder nga ulit ang Ate Angel nyo na tong fishball kikiam dahil nasarapan niya siya. At pagkatikim ko nga sa burger na kinakain ng Ate Angel nyo ay masarap nga kaya napa-order din ako at hindi ko na nga namalayan, hindi ko na natirahan ang Daddy Jerson nyo. Sabi ko nga ititirahan ko siya at hati kami dito para madalhan ko siya pa uwi pero hindi ko na namalayan, nakalimutan ko na at nakaubos na nga ako na isang buong burger dahil nasarapan niya ako. Hindi nga ako pala kain ng burger mga person, si Daddy Jerson ang mahilig sa burger sa amin. Pero dahil nga natikman ko to ay nagustuhan ko ang pagkakatimpla ng burger nila. So susunod na balik nga namin dito ay yung pizza naman ang titikman namin. Kaya naman mga person, abangan nyo pa sa mga next vlog ko. So yun lang muna mga person, thank you for watching Mommy Nika Mini Vlogs. Don't forget to follow, like, and share my videos. Gusto ko nga po palang i-shoutout yung mga nag-comment sa aking kahapon sa aking mini-vlog. Niana and Nico, Daderon Vlogs, Maren Colleen, Belza, mga Bat Martires. Salamat sa pag-comment. Comment lang kayo sa mga gusto pang magpa-shoutout dyan.